putok-batok ang pagkaing ito. Masama sa ating kalusugan kapag nasobrahan. Pero napakahirap talagang tanggihan. Malutong na kasi, napakasarap pa. Chicharon! Aakalain mong magpapapiging ang mag-asawang ito. Sa dami ng pinapakuluan nilang elbow macaroni, mahuhulaan nyo kaya ang kanilang ihahanda, salad, baked mac, sopas? Wala ni isa sa mga binanggit dahil ang elbow macaroni gagawin nilang chicharon. Ang macaroni chicharon ni na Eduardo at Natnat nag-iingay ngayon dito sa Cagayan de Oro City sa Mindanao. Namit ko siya, uy. Masag chicharon nga baboy. Dito sa Cagayan de Oro, kami po ang nangunguna sa pagbinta. Nagsimula kami nagtinda ng macaroni chicharon noong 2012. Madaling araw pa lang, sina Eduardo at ang kanyang mga trabahante, busy na, nagpapakulo ng 10 kilong elbow macaroni kada salang. Maingat nila itong hinango sa higanting kawat. Bawal kasi itong maipit at masira. Tama-tama lang ang oil, parang dili masyado malata yung macaroni natin. Ang pinakuluang elbow macaroni, sunod na ibinilad sa araw. Maingat na isinalansan sa net na nasa 6 na metro ang lapad. Para masiguradong pantay-pantay ang pagkakabilad, kailangan itong baligtarin 3 beses sa isang araw at ibinibilad sa loob ng 2 araw. Pagkatapos, ipiprito na sa kumukulong mantika. Noon daw, tiyagaan sila sa paglako nito sa kalsada. Talagang walang-wala talaga kami. Doon ako kumukuha ng kapital sa busing ko kasi naawa siya sa akin. Extra challenge ito kay Eduardo. Meron kasi siyang polio. Nabi nila, kawawa daw ko na nagtitinda ng chicharon kahit may kapansanan ko. Masakit pero galing sa puso ko, napakumbaba lang ko, sir. Pero kapag may tiyaga, may chicharon. Dahil kasi rito ang mag-asawa, nakapagpundar ng sasakyan at nagkaroon ng sariling bahay. Ang gusto namin, hindi rin maranasan sa mga anak namin ang pinagdadaanan nung maliit pa kami. Sinasabi ngang pagluluto at pagkain ng chicharon, impluwensya sa atin ng mga Kastila. Ang chicharon na madalas gawa sa prinitong balat at laman ng baboy, pinaniniwala ang nagmula sa Andalusia sa Espanya. Sa ating kasaysayan ay naging simbolo ito ng diskriminasyon ng mayaman at ng mahirap dahil noong araw ay hindi naman bahagi ng masang Pilipino ang pagkonsumo ng chicharon. Kaya ilan lamang sa ating mga kababayan noong araw na nabibilang sa antas ng lipunan ang nakakakain ng chicharon, katulad yung chicharon na may laman, no? Kapag sinabing chicharon, tsak walang mabibitin dito sa Tinaguriang, chicharon capital of the Philippines. Ang Santa Maria, Bulacan. Ang kanila kasing ipinagmamalaking chicharon giant. Ang isa sa mga gumagawa nito, ang mag-business partner na sina Malu at Eboy. Madalas tuwing chicharon festival lang daw nila ito ginagawa na isinasabit pa nila sa kanilang tindahan. Pang-akit sa mga customer. Gayunman, pwede rin naman daw itong made to order. Sa kanila, for souvenir, pa picture-picture, tapos yung mga nagbubudal fight. Ang gamit nila sa paggawa nito, balat sa likod ng baboy. Papaarawan muna nila ito sa buho o kawayan sa loob ng 4 hanggang 6 na oras. Ito po ang ginagamit na buckskin kasi walang taba sa kamabilis umalsa. Kapag nag-golden yellow na, sasangkutsain nila sa loob ng 4 na oras. Pagkagaling sa bilada niyan, parang medyo may tubig pa yan eh. Yung pagsasangkot siya kasi, ang purpose niyan, mawala pa ng husto yung tubig na nasa balat. Giant chicharon
chicharon, mabibili mula 200 to 300 pesos. Kung titigil ka dun sa laban na pinasok mo, hindi mo malalaman kung mananalo ka o matatalo ka. Sa laki nito, pwedeng pulutanin o papakin ng 10 tao. Merong sobra mo magsasalita, gawang dinosaur. Ah, pwede pong pamayapay po rin. Sobrang laki po. Sinlaki ng baby. Nagpuputok naman ang butche ng isang pamilya sa Caloocan. Hindi lang daw kasi baboy ang ichinichicharon. Pwede rin daw ang butche ng manok. Ang tawag nila rito, butchiron. Si Dodong, mahigit 20 dekada nang gumagawa ng butchiron. Yung butchiron kasi sa dito sa Caloocan, ako nag-umpisa. Karamihan kasing tinda dati probin. Wala mang dito sa lugar na to, walang nagtitindang butchiron, ako lang. Ang pakpak ng balitang masarap ang kanilang butchiron, lumipad. Ngayon, dinarayo na raw sila ng kanilang mga suki mula sa iba't ibang panig ng Luzon. Hindi lang malayo, lagi kami bumibili sa inyo, panalo. Pagluluto ng butchiron, isa raw family affair. Ang naghahanda ng butche ng manok, ang panganay na si Mark Anthony. Pinakuluan na niya ito. Sunod niya itong ginupit. Bawat isang piraso nito, isang manok. At i-marinate. Yung recipe yun talagang pinaka-importante kasi business yan. Hindi mo pwedeng ipagsabi kasi pag ikwento mo yun, oh, lalaganap yan. Ngayon, marami ka ng karibal sa business mo. Yung pinaka-breading, bumababa, susunog sa ilalim. Kailangan galawin mo din siya lagi. Habang ang mga bunso namang sina Kaisel at Marifel ang toka sa pagbebenta. Ang butchiron, mabibili mula 20 hanggang 200 pesos. Depende sa laki. Melt in your mouth. Pag naamoy ko yung pagkakaluto na itong butchiron, tatakam akong umorder uli na umorder. Bago raw nag-boom ang kanyang negosyo, ang buhay ni na Dodong, isang kahig, isang tuka. Ang kanyang pamilya na itinaguyod niya sa pag-uuling, nangungupahan lang daw dati sa isang maliit na barong-barong. Wala kang malapitan pag walang-wala ka talaga. Dito na nagka-idea si Dodong na magnegosyo. Yung nagturo, yung bayaw ko na may probin din sila. Pag namimili, nandoon yung butchiron, napag-isipan ko, pwede din siguro itong pagkakitaan. Dahil sa kanyang diskarte at pagsisikap, ang dating nangungupahan, meron ng sariling bahay. Nakabili ng 4 na kalabaw, 15 kambing, at napagtapos na rin ang pag-aaral ang kanyang 2 anak. Papa, thank you so much and Mama, thank you so much kasi tinaguyod nyo kami kahit alam nyong mahirap. Salamat kasi tinuro nyo sa amin kung paano maging masipag. Maluwag sa pakiramdam kasi dati kunti lang yung tinda, ngayon marami na eh. Parang nananaginip ba kami? Pag narinig mo yung chicharon or pork rinds in English, parang naiisip mo agad na unhealthy food siya. Kailangan lang in moderation, may variety, tsaka may balance. Sa mga nagki-crave dyan ngayon, ibigay muna ang hilig. Basta in moderation. Chicharito, chicharoon. Ikagat nyo naman kami sa napakalutong na chicharon. Sa hirap ng buhay ngayon, ang pera hindi basta-basta pinupulot. Pero ibahin nyo ang ilang mga kabahayan sa Liliw sa Laguna. Kung saan ang pera, ipinapaagaw. Sa katatapos lang na pista sa Liliw sa Laguna, ang mga residente, pirming nakatingala sa langit, tila naghihintay ng grasya. At maya-maya pa, bigla na lang umulan ng pera. Barya-barya. Mga malulutong na paper bills na ipinapamudmod mula sa 2nd palapag ng mga bahay. Kaya ang iba, kanya-kanyang diskarte para makarami ng maaagaw na pera. Ang isang ito, aba, umakyat pa sa veranda. Baba muna! Baba! Baba na! Iba namang sa bakod at gate, nag-ala Spider-Man. Habang ang ilan, para-paraan. Gumamit na ng kawayan.
meron pang mga pera na itinali sa lobo na initsa pababa sa mga residente para pag-agawan. Ang paulan o paagaw ng pera, tradisyon na raw ng mga taga-Liliw tuwing pista. Pasasalamat sa kanilang patron na si San Isidro Labrador para sa masagana nilang ani. Naniniwala ako na pag kami sumali sa mga itong agawan, malaking blessing ang dumarating sa amin. Na dito, hanggang doon sa ibaba, ang daming tao niyan, pinapaagaw pera, suman. Matapos ang misa, ang mga deboto, abang-abang na sa mga ipapaagaw na pera. Napakasaya namin dahil maraming tao, mga dumadayo, ang habol nila dito kasi sa kahirapan ng buhay, pera. Isa sa mga nag-share ng blessings, ang beshi na si Aisel with her umbrella and shades na taon-taon daw nagpapalipad ng kanyang malulutong na 50s and 100s. Dati, ang mga pinapaagaw ng mga tao dito sa Liliw, mga suman. Dito naman sa kalin na to, na-add na yung mga pera na inihagis. Ang pinaagaw ni Aisel, nasa 4 to 5,000 pesos. Katas daw ng kanyang kita bilang hair and makeup artist. Sabi nung isa kong friend, try mo maghagis pa ng marami. Doble o triple ang balik niyan sa iyo. Na-inglan nyo din ako. Ang saya-saya sa pakiramdam na nakakapag-share ka ng blessing. Pagpapaagaw ng pera, 5 dekada na rin daw panata ng pamilya Montero. Ang pamilya po namin ay Catholic. Religious po talaga ang tatay ko. Naniniwala po siya sa mga feast days na ganyan na dapat magpasalamat. Ito yung mga nakukuha namin sa benta namin. Pag okay ang benta, marami tayong maipapaagaw. Ang mga ipinaagaw na barya, nakasilid pa sa mga box. At hindi lang pera ang ipinaulan nila, pati na rin sapatos. Ang yumao daw kasi nilang padre de pamilya, dating sapatero. Hanggang sa nagkaroon siya ng sarili ng pwesto kung saan siya nagtitinda ng sapatos at tsinelas. Kaya tuwing May 15, ang kanyang paagaw ay yung mga produkto na meron kami sa tindahan. Ang mga ipapaagaw na sapatos, nakabalot sa plastic at saka nila inihagis. Masakit pagkati naman ka sa ulo nito, minsan bukol. Pero masaya dahil taon-taon, tradisyon na to dito sa Liliw. Masaya! Kaya ang ilang mga residente talagang pinaghandaan ang okasyong ito para makipagbardagulan. Ang tricycle driver na si Jeffrey may advantage sa height. Sa tangkad niyang 6'2", easy lang sumalo ng pera. Sabi sa akin, di ako tatabi dyan, malaki yan. Meron niyata itulak yan. Sila tatalon-tatalon ako, tikdi lang. Bago ang paagaw, pampabuenas muna raw. Kung San Isidro, patron, ihipo ako. Sabi ko nga sana, marami akong makuha ngayong araw nito para marami ako may uwi sa pamilya ko. Kung sa pamamasada, mula 4 to 500 pesos ang arawan niyang kita, sa araw na ito, nakaagaw si Jeffrey ng 1,800! Halos kita na niya sa 4 na araw. Bibili ng diaper, bigas, sana nga araw-araw pesta ng San Isidro. Ang 51-anyos at security guard na si Arthur, 14-anyos pa lang daw, nakaugalian ng makiagaw sa paagaw. Narinig ko sa mga matatanda na ito po palang pagsama po dito ay nagbibigay ng kalakasan sa katawan. Akin po naman nararamdaman na talaga sa buong isang taon na yun, malayo po sa mga karamdaman. Pero isa raw sa pinangingilaga ng mga residente sa agawan, ang grupo na kung tawagin Batang San Isidro, na ang sikreto raw para makarami ng masasalong pera, teamwork! Batang San Isidro! Nag-iwahiwalay po kami para makadami po kami ng maagaw. Ang aking naman po naagaw ay 1 to 1,000. Hindi bali na ngang ilan, nabukulan! Yung buo kong 20 pesos, yung impact niya sa akin, pachi po talaga dito sa ano ko. Tapos nung po tinanggal ko, bukol po mismo talagang bilog na bilog dito. More or less po siguro 4 to 5 days bago po mawala yung, ano, yung sakit sa ulo. Siguro namin na kung nasaan yung volume ng tao, meron kami mga naka-standby na responder, mga first aider. May pagkakataon pa
pangaraw na sa dami ng kaagaw, ang paper bills, nagkakanda punit-punit na. Pag po yan ay napilas, kung hahanapin mo po kung nasaan yung kapartner nito, magto-toss coin po kayo. Kung sino manalo doon sa toss coin, bibigay po sa'yo. Kapag more than 60% na yan, na napilas na yan, ang tanong, considered pa ba yung mga security thread, yung signatures, nandoon pa ba? Kung nakikita pa yon, most likely mapapalitan pa. Hindi lang Philippine peso ang ipinapaagaw, pati na rin dollars! Wow! Stateside! Swerte po kasi yung iba po hindi nakakaagaw, tas ako lang po yung nakakaagaw. Kaya po hindi ko ito ipinapalit dahil remembrance ko po ito. Lahat daw ng nakukuha nila, hating kapatid. Pinambili ko po ng pagkain po sa bahay, gamit po ng mga anak ko. Yung natira po, pinambili po ng bigas sa ulam. Sa San Isidro Labrador, nung siya ay nabubuhay pa, hindi siya naging maramot. Katulad din dito sa amin sa Liliw, tinutularan natin si San Isidro sa pagiging bukas palad niya. Sa buhay, marami talaga tayong kaagaw. Kaya mga best, bakuran na ang mga dapat bakuran. Baba muna! Baba na! Humandang makipagbardagulan. Dahil kung gusto mo talagang mapasayo, huwag mo nang hintayin pa ang swerte o tadhana. I-claim mo na! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.